At tuloy-tuloy pa rin po ang ating masayang kwentuhang pangkalusugan dito po sa Pinoy MD. Doc Q, Doc Jean, and Doc Oi. Eto na. Naku, papasya na naman tayo at maglalakwat. Saan na naman tayo? Eh, you tell me. Saan nyo ba gusto? Parang nilibre ko kayo. Siyempre dapat may kainan. Oo, oh, may kainan. May kainan. Oh. Pero kasama kasi siyempre sa pasyal yun eh, di ba? Yung maghanap ka ng places to go para sa isang healthy dish. So ngayon, Connie, saan tayo pupunta ngayon para makita natin itong mga healthy foods? All dito. Around the metro, ilibre mo kami. Oh. Oh. Kaya ito kung saan. Saan ng metro, saan. Panoorin natin kung saan yan mga yan. 3 months nang sinusubukan ng Kapuso teen actress na si Pauline Mendoza ang vegan lifestyle. Ibig sabihin, hindi siya kumakain ng maski anong animal-based products, gaya ng meat, seafoods, and dairy. Well, na-try ko mag-try na maging vegan. Siguro kasi una-una gusto ko maging healthy living kasi yung dad ko talagang parang strict siya sa diet. When it comes to food talaga, strict talaga siya. Lalo na pag mag-workout and everything, so sinasabi niya na, oh, huwag kang masyado dyan. Kailangan control mo yung pagkain mo. Kasi lalo na parang, nandito ako sa industry na to. So kailangan, I'm sure kailangan lagi tayong fit. Kahit naman sino, kailangan fit, healthy. Mahirap daw sa simula, pero nakasanayan din. Lalo pat, in the long run, maganda ito para sa ating health. Parang nafe-feel ko yung katawan ko magaan. Tapos kasi parang hindi mo na feel na bloated ka kahit alam mo sa sarili mo na busog ka na. Kasi unlike before, nung hindi pa ako vegan, parang busog na ako. Pero at the same time, parang sobrang bloated ko lahat. Parang ang bigat sa feeling. Kaya naman this morning, makakasama natin si Pauline na mag-food trip. At ang ating first stop, good morning mga kapuso! Nandito ako ngayon sa isang pizza place at balita ko dito daw sa pizza place na to ay all vegan yung pizza nila. Ayan, soy pepperoni, soy bacon. Bacon din, soy din. Meron din kami actually na vegan na shrimp gawa naman sa konjac. Oh, ano po yung konjac? Konjac is a parang flour siya. Plant siya na ginagawang flour para magawang meat substitute din. So vegan talaga mga kapuso. Everything. Ito yung mga Hollywood stars na vegan, no? Tama ba? Well, mapupunta rin ako dito. Malalagay din ako dito. So here it is mga kapuso. Ito daw yung mga nilalagay nila sa pizza nyo, di ba? Yes. Yan. So, ayan, tignan nyo. Ito mukhang chicken. Pero, it's, ano to? Oyster mushroom. Oh, di ba? Yeah. Oyster mushroom. Ito naman. It's yan dito. Yung ano namin, beef shawarma. So beef okay. Siya. So it's a it's a called texturized vegetable protein na nilagyan namin ng herbs and spices din. So mga kapuso, interesting talaga tong mga ingredients nila na nilalagay nila sa pizza. Kaya excited ako matikman yung pizza nila. Kaya let's do the pizza na. Tara. So mga kapuso, since ako lang daw yung kakain, ako na lang daw yung gagawa. Grabe siya na dito. Oh, saan nyo sa'yo? Kanya-kanya tayo dito, di ba? May ready-made na kami doon. Okay. So, ano una nating step? Okay. Wait, bago lahat, itong dough nyo is, ay... Wheat. Whole wheat, yeah. Healthy. So, ano una natin? Okay. Na first, put mo muna yung base, the tomato sauce. Ito yun, yeah, the spread. Then, yung cheese. Ang cheese na kanilang ginagamit, hindi gawa sa gatas, kundi sa cashew o kasoy. Kaya naman perfect ito for vegans. Next is the ham. Ito yung ham. Next, yung ating mga pampalasa, onion. Next is yung ating vegan lechon kawali. Sasalan na natin siya ngayon sa oven. Yes. For about 15 minutes or 10 minutes. Yes. Ako lang kakain yan. Huwag hawakan. Ang bestseller nilang Meat Lover's Pizza, sa unang tingin parang heavy on meat ingredients, pero vegan-friendly pala. At ang pizza dough na ginagamit nila, whole wheat para siguradong healthy. Mabenta rin daw ang kanilang beef shawarma pizza.
at Atlantis Pizza na syempre meatless din. On the side, pwede rin daw tikman ang kanilang broccoli bites. At Vork Belly na kalasang kalasa raw ng totoong lechon kawali. Pauline, tikiman portion na! Ito yung broccoli, taba? Ito yung broccoli nila. Broccoli daw yung loob nito. Sarap. Ito naman yung kanilang Vork Belly. So, ayan. May mga sauce para. Try natin. Sarap. So mga kapuso, I'm sure nabusog tayo kanina sa mga pa-vegan pizza nila. At syempre, hindi naman mawawala ang pa-dessert. At hulaan nyo, vegan din po to, kaya excited na ako. Let's try. Akalain nyo rin ba na iba't ibang klase ng cookies na ito? Pati na ang blueberry cheesecake na ito, vegan-friendly din? Wala kasi silang ingredients sa itlog, dairy at honey. Kabilang sa kanilang bestseller ang gluten-free fudgy brownies, gluten-free choco chip cookies, at dark choco chia bark. So, una itatry ko tong, they call this peppermint brokey. Kaya siya tinawag na brokey kasi yung texture daw nito is brownies at the same time para siyang cookie. Kaya brokey. O, oh, diba? Ipan natin. Sarap. Lasang-lasa mo yung pagka-peppermint niya. Tsaka, minty talaga. Sa mga tamad mag-toothbrush dyan. Ito na lang kainin niya. Joke lang. Nakakagulat kasi hindi siya matamis. Diba kasi may mga brownies na sobrang tamis, ganyan. Ito hindi. Tama lang lahat. Kahit dito sa chocolate chips lahat, tama lang. Sa ngayon, marami ngang nagsulputang mga vegan restaurants. Patunay lang na tayong mga Pilipino, mas nagiging conscious na sa ating kinakain. Sa mga hindi kayang panindigan ng vegan lifestyle at curious lang sa lasa ng mga ipinakita naming pagkain, pwedeng-pwede nyo ring tikman ang mga yan.